So ito yung ating gagamitin ng tilapia. So yan. So lagyan natin ng salt bago iprito. So nalinis ko na rin siya. So lagyan lang natin, budbudan lang natin siya ng asin. Yan. Para may lasa na siya. So lagyan lang natin siya ng asin. Dagdagan natin yung oil. So yan, magpainit lang tayo ngayon ng mantika para sa ating pagpiprito ng tilapia. So ito yung ating mga gagamitin sangkap sa pagluluto natin ng escabeche. So gagamit tayo ng original tomato sauce style. Maglalagay din tayo ng ketchup and pineapple slice. Then maglalagay din tayo ng carrots. Then onion, garlic, and ginger with one chili and pepper. So gagamit rin tayo ng capsicum. Yan, red and green. And then ito yung ating gagamitin na tilapia. So yan. So pinirito ko na siya kanina para dire-diretso yung ating pagluluto. So pwede na natin simulan yung ating escabeche na tilapia. So magpainit muna tayo ng mantika. So ang ating ginamit na mantika ngayon ay yung ating pinagpirituhan ng tilapia. So yan. Agad nating ilagay ang sibuyas. Isunod natin ang bawang at ang luya. And isama natin yung ating isang perasong chili para maluto rin siya sa pag-iisa. Yan, nag-isag-isa lang natin siya. So yan, ngayong luto na ang ating sibuyas at bawang, ilagay naman natin ang ating carrots. So, igisa lang din natin yung carrot hanggang sa ma-semi-cook siya. So ngayon medyo luto na yung ating carrots, pwede na nating ilagay ang ating tomato sauce. So gagamit tayo ng tomato sauce original style and Jufran banana ketchup. So ilagay muna natin ang tomato sauce. Thank you.
ating tomato ketchup. And then, haluin lang natin siya. So, para hindi siya masyadong thick, yung bote na nilagyan natin ng ketchup, lagyan natin siya ng tubig. And then, para hindi sayang yung ketchup. So ngayon naman, lalagyan natin siya ng pepper. So, or pamintang durog. Counting betchin. And then, ihaluin lang natin. So yan, kumukulo na siya. So, usually, pwede kayong maglagay talaga ng asukal. Pero maglalagay kasi ako ngayon ng pineapple tidbits, which is matamis naman to. So, ito na lang ilagay natin. So, hindi natin siya lalagyan ng asukal. Pero, choice nyo yun kung gusto nyo sweet talaga yung inyong escabeche. So, yung atin ay pineapple tidbits. So, tikman na natin siya kung okay na yung lasa. Okay na. So, ngayon, ilagay na natin ang ating tilapia. So, kailangan soak na soak talaga siya para ma-absorb ng tilapia yung ating sauce. Yan. And then, ilalagay na rin natin ang ating bell pepper. So, mahilig ako sa bell pepper, kaya dinamihan ko ang ating flavor. Yan, hayaan lang natin siyang makuluan. So, tikman ulit natin. So takluban muna natin siya ng mga 2 to 3 minutes at pwede na natin siyang iserve. So dapat low flame lang. Yan, luto na ang ating escabeching tilapia. Tara na, kain na tayo. So ito na ang ating escabeching tilapia.